Kumusta naman kayo guys? Sana okay kayo. Ako, hindi ako okay kasi alam naman ng iba na medyo wala ako sa social media lately. Hindi ako makapost, hindi ako makavlog, hindi rin ako nakapasok. Kasi ang dami nangyari. Lolo ko nasa hospital, so kailangan ko siyang sikasuhin. And then dumagdag pa kasi lola ko naman ang na-hospital. So ayun, mag-vlog lang ako bago ko umalis ngayon kasi hindi naman pwedeng hindi ako mag-vlog dahil ito ang source of living ko. So kailangan ituloy-tuloy ko pa rin. Trabaho ko to eh, and to inspire na rin. And para na rin sa mga nag-aalalang mga tao sa akin. By the way, super duper thank you po sa lahat ng mga nagpi-PM, mga hindi ko na-replyan, sa lahat ng mga nagpapaabot ng tulong, pangamusta. Kasi masarap sa pakiramdam kapag alam mo may mga taong nandyan for you, kahit di mo naman sila kamag-anak. Diba? I mean, iba yung epekto sa tao nun kapag may nagpapaabot ng suporta. So ngayon, paalis na ako in a bit kasi today is Sunday. Pupunta ako sa hospital. Dadalawin ko naman yung lolo ko. Pero palabas na siya. So, good thing, magaling na siya. Nagka-pneumonia siya before, pero ngayon, bumalik ulit yung kanyang pneumonia kaya siya na-hospital. But anyways, magaling na siya ngayon. So, hinihintay na lang yung paglabas niya. Pero lola ko naman yung ano ngayon, yung may sakit. So, ayun lang. Actually, ayun ng lola ko to. Yung binavlog ko yung about personal life. Yung mga nangyayari, yung mga hindi na dapat i-vlog. Pero, yung wala eh. Kailangan ko pong magtrabaho eh. So, ito yung source of living ko aside from being a DJ. So, kailangan ko pa rin mag-update sa inyo and gumawa ng video. As I've said, para maka-inspire na rin dun sa may mga ganito rin pinagdadaanan. Para maisip mo na hindi ka nag-iisa. Ganyan. And yun lang, papakita ko lang yung mga mangyayari today. Papunta na ako ngayon dun sa Cardinal. So, ang nangyari kasi is, actually wala pa akong tulog, wala pa akong masyadong kain. Kanina lang talaga ako nakakain ng maayos and nakatulog din ng maayos, mahaba-haba. Kasi nakahinga na ako dahil na-admit na yung lola ko, finally. So, nangyari siya nung Thursday night, 17. Ayan, March 17. Magsi-CR siya, tapos pagbuka siya ng pinto, nagmamadali siyang pumasok. Eh, yung isang aso namin, si Elvis, yung bigla, pumasok din sa CR. So, parang nagkasabay sila hanggang sa na-out of balance yung lola ko, nadula siya. Ang good thing naman sa nangyari nung nadula siya ay hindi bumagup yung ulo niya. Kasi mas delikado yun. Nasalo siya ng kapatid ko. So, pagkadulas niya, tumama yung hips niya dito sa right side. So, yun yung naging cause ng hospitalization niya. So, pagkadulas niya, hindi na siya nakatayo. As in, nakahiga na siya dun sa sahig. Kasi naglapitan na kami lahat. Tinulungan namin siya mailipat sa sofa nang nakahiga lang. Kasi nga, wala, hindi na talaga siya makagalaw. Sobrang sakit. So, right there and there, nagpatawag kami ng ambulance. Thank you din sa Barangay Bagong Silang sa ambulance kasi sobrang bilis nila. So, dinala siya agad sa Cardinal kasi yun yung pinakamalapit na hospital. Pagdating dun, mabilis naman din yung Cardinal sa emergency. So, nilagyan agad siya ng swero, tapos yung pain reliever dahil hindi niya kaya yung sakit. May mga test, in x-ray agad. So, nung nabasa yung x-ray, fractured talaga dito sa may pelvic area niya. May nabaling buto. So, kailangan operahan. Ang option, kung hindi ooperahan, hindi na talaga siya makakalakad and manghihina siya pag nangyari yun, babagsak yung immune system niya and maraming hindi magandang komplikasyon ang mangyayari. So, kailangan doon talaga na operahan, sabi ng doktor. Pero bago siya i-admit, kailangan mag-swab test. Siyempre, protocol natin ngayon na dahil may COVID niya tayong pinagdadaanan, swab test muna. So, in-swab test siya and nakakalungkot na balita na nag-positive siya. So, hindi siya pwedeng i-admit. So, kailangan siya ilipat dun sa parang gray zone, gray area, something like that. Di ko alam kung tama ako kasi tulerong na talaga ako. Kailangan siya ilipat dun sa COVID ward or emergency kasi dun yung mga may COVID. So, hindi rin siya maooperahan. Wala din kami doktor. Di ko rin alam gagawin ko. Inuwi namin muna siya and then humingi kami ng mga gamot for pain. Kasi hindi ko na din talaga alam gagawin ko noon eh. Tuliro ako, wala ako talaga akong idea. Nung inuwi namin siya, naghanap ako ng hospital, ng doktor, kaya nagpost ako sa Facebook ko. Hindi ko rin alam gagawin. Medyo ano din ako, kasi parang hindi ko alam kung bakit siya nag-positive, sino nang hawa, negative kami lahat. Hindi siya lumalabas. So baka asymptomatic, ganyan. Pero wala siyang ubo, walang lagnat, walang pangangate. Ang lakas ang pangamoy, lagi may hawak na Vicks. Kumakain na maayos. Parang sabi ko, gusto ko lang makasiguro. So, nagpatawag ako ng nurse na friend din namin. Friend din namin, yung talaga nag-a-antigen talaga sa family namin. So, nag-ano siya, antigen swab. Nag-negative. So, sabi ko, ha? Ba't nag-negative? But again, antigen lang yon. So,
And wala namang papers, wala namang certificate kasi friend ko lang siya. So, naghanap ako ng doctor na home service na mag-antigen swab ulit. Yung may papel na para pwede kong ipakita sa hospital kung saan ko man siya dadalhin na negative siya. Nagpaswab ako sa doctor, negative ulit yung result. So, second time na yun na nag-negative. And then, sabi ko, Doc, RT-PCR mo na din para sure. Though may paper naman yung nasa pharyngeal swab niya na antigen. Sabi ko, RT-PCR na para, ano, para legit talaga. Kasi baka mamaya hindi lumalabas, mahirap na, di ba? So, RT-PCR. So, after ng RT-PCR, hinintay namin yung result. Ayan, and then, nung lumabas, negative yung RT-PCR. So, sabi ko, bakit ganun? Ilang beses na lang negative. So, iniisip ko na lang noon, may dala na akong mga papers na negative siya. Pwede na ibalik sa kahit anong hospital or dun sa hospital na pinagalingan naman sa Cardinal. And then, pagdating ko sa Cardinal, pinakita ko yung result, RT-PCR. Pero, sabi nila, mas ibavalid daw kasi yung galing sa kanila na test, which is positive nga. So, kahit may dala akong RT-PCR and latest, di talaga ibavalid yun. So, from Cardinal, nagpunta naman ako ng ibang hospital. Kasi nakahanap na ako ng doktor noon eh, sa online. And affiliated siya sa St. Luke's, Cardinal, or UST. So, punta ako ng UST. So, nung sa UST naman, nung dinala ko na yung lola ko sa UST, pina-ambulance ko ulit. Dala ko na yung result na negative, pero medyo mahigpit. Dahil COVID nga, ang gusto nila, dalawang RT-PCR na negative. So, wala akong choice kasi isa lang yung dala ko. So, tinest nila sa ambulance, maingay daw yung baga. Sabi sa akin, pag maingay po kasi yung baga, suspecha po yun for COVID patient. So, kailangan ilagay sa red zone na emergency. And yung red zone na yun, dun lang yung mga may COVID. Sabi ko, wala pa naman siyang COVID, hindi pa naman sure, but ilalagay sa red zone, edi lalo siyang mahawa if ever man. And then, may result ako negative, protocol daw kasi. So, syempre, susunod tayo sa protocol. Kaya lang, pag dun ko naman siya hinayaang ilagay, may takot ako na baka mahawa siya sa ibang COVID patient since senior siya. Pangalawa, pricey talaga siya. Sinabihan ako na ang magigastos is 100,000. So sabi ko, ba't hindi nilang ipa-x-ray muna para malaman kung ba't maingay yung baga kasi wala naman siyang problema. So wala naman sila, wala namang magki-clear doon kasi 5 PM na din. So wala akong choice. Balik ulit ako ng Cardinal. Dinala ko sa Cardinal. Medyo bugbog na yung katawan ng lola ko kasi hindi na talaga siya makagalaw. So sabi ko, sige, dito na. By the way, nag-check din pala ako ng ibang hospital sa Ortho. Kalimutan ko, sorry. So Ortho, basta pa, public government hospital siya, kaya lang haba ng pila. So ayokong i-risk. Nagpunta rin kami ng PGH. Dami din pila sa emergency. And hirap kasi pag wala ka agad masasabing doktor, tapos pila pa. So ayoko nang i-risk yung lola ko. Siguro kung hindi siya senior at hindi ganun yung kalagayan, okay lang na magtagal. Pero gusto ko talaga yung quick action. So kaya nagpunta kami sa Cardinal. Pagdating sa Cardinal, sinabi ko, negative po itong result. And then, sabi nila, kailangan pa rin daw siyang ilagay sa gray zone, which is yun yung pang COVID patient sa emergency. Kahit na may dala akong negative kasi nag-positive ako sa kanila. So sabi ko, sige na, okay na, kahit mahal, bahala na. So dinala doon, sabi ko, need po ng chest x-ray para malaman kung malinis. So ang outcome, malinis yung x-ray niya sa chest. Sabi ko din, baka pwedeng paki-reswab para makasigurado ko. At least may recording sila doon na nag-negative na nga. Kasi negative din naman yung mga hawak ko eh. Parang masusundin pa rin daw yung lumabas na positive. Kaya itatag pa rin siya as COVID patient and may 10 days quarantine. Tapos doon pa rin siya sa lahat ng room ng COVID kahit doon sa private room kapag ina-admit na siya. So sabi nila, sure po ba kayo na kailangan i-reswab talaga? Kasi syempre, ano lang daw sila, concern lang din sila kasi ganun pa rin naman. Itatag pa rin as COVID patient. Sabi ko, for ano, para lang makahinga ako, sige. Kasi hawak ko na lahat ng negative eh. Para at least galing din sa kanila na negative. So pinag-reswab ko pa rin. Lumabas negative ulit RT-PCR nila. So, but then, sabi nila sa akin, kahit mag-negative, i-admit pa rin daw siya doon sa, itatag pa rin siya as COVID patient and i-admit pa rin siya doon sa room na for COVID talaga. Which is sobrang pricey nga lang kasi 7,500 a day and then may 10,000 per day kasi because of the mga PPE and everything. So, 17,500 a day. So, sabi ko, shucks, 10 days to. Wala pa yung doktor and gamutan and everything. Parang sabi ko, ang bigat. Pero di ko naiisip yun. So, ayun na. Pagdating doon, wala eh. So, protocol. Kailangan doon nilang sundin yung protocol ng mga hospitals na kailangan pa rin doon ng quarantine even mag-negative na. And dahil nga natag siya as COVID patient, so pati yung operation na gagawin sa kanya, actually pwede naman siya maoperahan. So, possible kung makiklear na lahat, choose na siya operahan. So, pati yung operating room na gagamitin, yun yung parang pang-COVID din, which is, I think, way higher
way higher kaya. Hindi ko na talaga alam. Wala na akong maisip. So, medyo nalungkot lang din ako kasi syempre, kung wala tayong pinagdadaanan na COVID, wala sanang ganito. Kaso meron eh. So, wala naman akong laban sa mga rules and protocols kung yun talaga yung kailangan sundin. Nakakalungkot lang. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Sorry. So, basta ano, sa utak ko lang kailangan na maoperahan kasi hindi nyo sinabi ng doktor namin na kailangan nyo na maoperahan bago pa magkakomplikasyon or kung ano mangyari. So, alam nga naman ilipat ko pa ulit, diba? So, sige, game na lang kahit magasto. Okay na yan. So, right now, naka-admit na po siya doon sa COVID room. So yun, nadalaw na ako dun ngayon. Medyo malungkot lang ako. Siyempre dahil nakikita ko siya na nahihirapan. Parang gusto ko na ako na lang. Kumbaga, patapos na ako dun sa lolo ko nung nilagnat siya at tinakbo sa ospital because of pneumonia. Tapos ngayon naman, lola ko naman. Ayun, medyo mabigat sa akin kasi ano sila, para silang totoong magulang ko na they're more than just a lolo and lola sa akin. More than parents. Ganun. So sila talagang haligi ko. Siyempre, diba, ibabalik natin yung sa kanila sa suklian nila kasi ng mga bata tayo, sila talaga yung nag-guide sa atin, lalo na sila, sila talaga yung naging nanay at tatay ko din. So, ngayon, ako naman yung mag-aalaga sa kanila to give back din. So, ngayon, dadalawin ko na sila. Bawal dumalaw sa lola ko kasi nga, para quarantine area, pero may bantay naman siya. Lolo ko lang muna yung nadalawin ko ngayon. So, bukas, babalik din ako ng ospital kasi makikiusap ako baka pwedeng ilipat na sa regular room. Since private room naman and negative siya, wala naman siya mahahawa ang iba. Yun lang naman yung sa akin. But then again, kung protocol yan, wala tayong choice. May mga protocol talagang hospital ang kanya-kanya yan. Ganon din sa ibang hospitals for sure. And sa USD, ganon din. Medyo mabigat talaga aking pakaramdam. Di ko alam kung bakit. So yun, ang hirap lang talaga pag may sakit sa pamilya. Di bali na magka-problema ka, wag lang health issues. Kung sa may pinagdadaanan ngayon, pray lang kayo and kailangan nyo maging matatag. Diba? Kasi wala kayong choice kung hindi maging matatag for them. Pag sumuko ako, paano na sila, diba? Alam ko na stage 1 pa lang to. Oh, sa mga marami pang pwede kong pagdaanan sa pamilya. Sa mga marami ko pang pwedeng pagdaanan, kaya kailangan talaga maging matatag at ganun din kayo. Kung meron lang kayong struggle sa ngayon. Kasi never ending ang problema natin. Minsan nga mas lumalala pa habang tumatagal. Kailangan matigas din talaga yung dibdib mo and bakal na siya. So yun, wala naman tayo magagawa. Aksidente, nangyayari talaga yan. Walang may gusto. So, para in just one snap, ang dami talagang pwedeng mangyari. Kaya sa may mga lolo and lola din sa bahay, ay ganyan na ng carpet yung bahay nyo. Ingatan nyo na lagi nyo alalayan, bantayan, mga ganon. Basahan, laging tuyo yung sahig. Basta ganon, yung mga safety, ano talaga. Talagang todo bantay, diba? So, yun lang guys, samahan nyo na ako and yun ang update sa buhay ko. So I'm here at the hospital. May dala tayong pagkain. Ma, mag-usap kayo ni Papa. Papa mo yan? Oo. So, ayan, iba talaga yung mood pag nasa loob ka ng ospital, no? Parang lumulungkot bigla. Kaya, ayan. Close. Hanap. Close? O, oh, sige. Inus na. Sige. Hanap mo ng makakainan, guys. So, yun lang naman ang mga ganap sa araw ko. At mga update sa buhay ko. Ayan. Medyo malungkot din kasi kanina in pain talaga si mama nung tinawagan namin. Sabi niya kumikirot kahit may naka-inject na sa kanyang swero na ano, kahit meron ng pain reliever na nakalagay sa swero. Iba talaga yung level nung pain na nararamdaman niya. Kaya pag gumaganon siya ako yung nahihirapan. But anyways, yun lang guys. O siya, sige na. Isang lesson din dito na natutunan ko sa mga nangyayari ganito sa buhay natin is dapat talaga maipon ka. Yan, number one yan. Buti na lang talaga nag-iipon tayo and alam nyo, importante na totoo yun. Yung lagi ko sinasabi na dapat meron kang 1 million sa banko para sa ospital lang. Kumbaga, ihiwalay mo lang yung para sa ospital. Para kung ano mang emergency o kahit na ano mangyari, diba? May paghugutan ka. Anyway, so siya, magpapahinga na ako guys. Yun lang. Good night everyone. Bye. I'm asking for your prayers. Akala ko kasi okay na lahat, pero nakausap ko yung doctor ngayon lang na magiging risky daw talaga yung operation niya tomorrow. Dahil bumagsak daw talaga yung hemoglobin niya. Kaya medyo... medyo tuliro ako ngayon.
prayers po and hope for her.